seafood naman nga ni Ho ang alutuin namin ngayon din sa Bukid, mga kamangyan. Samahan nyo rin ho kami sa aming school dahil in-invite po kami bilang guest speaker. Ay, for the go! Kaya aga-aga pa nga nila ang mga kamangyan ay arehong si Kuya Bunjeng ay pumunta na ho agad din sa Sapa para ho pumandaw. Balik kagabi pa nga ni ho niya iniwan din ni Aring Patanga. Yun ho yung tawag doon sa panghuli nga ni ho noong isda, yung pang-trap. Wow, pang-trap! Eh, kahit nga ni ho dati pala ang mga kamangyan, sobrang hilig na niya talaga manghuli ng mga isda, ganyan. Eh, kaya nga ni ho ako natuto dahil nga ni ho niyakag ako nang niyakag niyo doon. Ay, tingnan niyo naman ang mga kamangyan, nilagay niya lang dyan kagabi, tapos natulog o pagkagising, may pangulam na. Ay, salamat! Eh, kahit nga ni ho na nagkatrabaho siya sa Marikina, edi ga ilang taon din siya doon. Naku, miss na miss niyang gawin niya ang gayaan, kaya kapag nauwi siya ng Mindoro, gusto lagi mapunta ng Sapa. Ay, syempre ho, swerte kapag may huli, gawa ng minsan, wala ho talaga. O, edi pag walang huli, bawi na lang ang next time. Huy! At kapag may gayaang huli ho, hindi agad namin maluluto, gawa ng syempre, alaruin pa nirang dalawa. Mamaya, mapapakinggan mo na lang, makanta na lang ng baby siya. Kaya nga ni ho, minsan, kapag ang ulam namin ay isda, eh, kailangan ho talaga idiretso na agad doon sa kusina, wag nyo apakita din sa dalawa. At talaga'y mahanap niya ng tubig, alagyan ng tubig, aalagaan daw, mag-swim-swim. Kakapanood nga ni ho ng baby shark, ay pati naman mga dalag, hito, tilapia, ay madadama. Ay, di kayo gutom ka na't lahat, ay hindi pa luto, aruy ah. Ay mamaya, oh, syempre yan ay alutuin din ni tatay, ang alam ko'y agat anhuyaan, gawa ng pampulutan daw niya, ay sana all. Mamaya, oh, kapag alutuin na yan, hindi yan lahat alutuin, magatira di yan ng mga isa o dalawang piraso para doon sa dalawang bata. Dahil mamaya, ho, oh, naku, ahanapin niya ay. Ay, nung nakaraan nga ni ho, si tatay, gabing-gabi na pumunta pa ng Sapa para lang manghuli ng isda. Gawa nga ni ho, nung nakaraan, si JC, nag-iiyak ay gabing-gabi na, ay di si tatay ay walang nagawa. Grabe, the best lolo ka. Ay, di aray, update nga ni ho pala din sa Kubo, mga kamangyan. Mas lumawak na ho siyang tingnan dahil nga ni ho, tinagtag na yung bakod na malapit doon sa Kubo. Yung lupa ho kasing aray, mga kamangyan, ay 846 square meters. Tas nagamukha talaga siyang maliit, gawa nga ni ho na yung bakod ay dikit doon sa Kubo. So kami din ho yung nahihirapan, gawa nga ni ho na ansikip kumilos, ganyan. Kailangan pa namin lumabas ng bakod kapag marami kaming alutuin. Mahirap din ho kapag may bisita, talagang ansikip. Ay, alam niyo na ho, medyo nagatipid-tipid din kami nung nakaraan. Gawa ng kapag yung buong lupa alagyan ng bakod ay talaga yung malaking gastusin. Pero yun naman ho, ay trinay lang namin kung maganda kapag may bakod o kaya naman ay wala. Pero dahil mas nakita namin na mas maganda yung may bakod, ay di kako, ay di lagyan na ng bakod yung buong lupa. Para ho, mas makapagtanim na kami ng maayos, makapag-alaga na rin ng hayop, gayaan. Gawa nang alam nyo na, sayang din naman yung space. Ay, sa mga susunod na araw ho, update ko kayo kung ano pa yung mga mangyayari din ni dahil nga ni ho, apabungkali na yung lupa niyan, tas atam na na nga ni. O maya-maya, may mga gulay-gulay na diyan, may mga bulaklak. Ay, grabe, nakaka-excite. Dahil nga ni ho, marami kaming agawin ngayong araw, mga kamangyan, ay syempre, dapat masarap yung ulam. Para syempre, ganado sa mga gawain. Aba, eh, talaga naman aga na, kapag nalaman mong ang sarap ng ulam. Ay, baka nga ni, pati hindi yung bakura na iyon ang walisan. Ay, grabe naman yun. Ay, dali na nga ni ho, at ang alutuin namin ngayon ay yung sinigang na seafood. Wow, makasinigang na seafood. Totoo lang, hindi pa talaga kami nakakapagluto ng garne, yung pinagsamang bangus at saka yung hipon sa iisang luto. Madalas, hiwalay, talagang hipon lang kung hipon, bangus lang kung bangus, karne, ganyan. Ngayon, apagsamahin natin talaga namang for the go. At dahil nga niyo, sobrang matinik ka rin bangus, mga kamangyan, ay pinaboneless na rin ho namin. Pero mamaya, dire-diretso na ang kain at kahirap din naman kapag ikaw ay natinik. Ayaw, ay, kasakit sa lalamunan, ha? So, 240 nga niyo pala yung isang kilo na rin, mga kamangyan, at yung hipon naman ho ay 480 pesos ang isang kilo. Medyo mabigat ho talaga sa bulsa, kaya minsan lang din naman ho kami nakakatikim ng gayon. Kaya ho, kapag garning hipon yung ulam, naku, iapakasulit-sulitin na namin. Baka rin maulit na naman after ilang months or years. Ay, dere, after nga niyo mahugasan, ay inatagtag ko lang ho yung parang antena din sa hipon, tapos yung matilos baga doon sa may ulo. Tapos after ho nun matagtagan, sila naman ho yung bahala doon sa pagtatagtag ng pinakang bituka. Para ho talagang malinis aring ating hipon. Naks naman! Tapos are ho, sobrang nahihilig na talaga ako doon sa mga ulam na masabaw baga, yung nilaga, sinigang, goto, tinola, yung mga gayon. Gawa na, kahit baga hindi man malamig, kahit sobrang init ng panahon, ang sarap bagang humigop ng mainit na sabaw. Tapos ho, ang isa pa dyan, ang bilis nga ni makabusog. Kahit kukunti lang yung iyong kain, basta marami yung sabaw, ay feeling mo, busog na busog ka na. Tapos alam nyo gaho dati, mga kamangyan, hindi ko talaga alam yung pinagkaiba nung sinigang sa nilaga, gawa ng digaho dati. At talagluto sa amin, si nanay at saka si tatay. Ay kaya nga niyo, hindi ko malaman kung ano yung pinagkaiba, gawa nga niyo, yung sinigang, hindi naman sobrang asim. Parang magkaparehas bagala ang yung lasa ng nilaga at saka yung sinigang. Malalaman ko na lang na sinigang kapag sinabi ni nanay at saka ni tatay. Gawa nga niyo, hindi sila nagalagay ng mga pampaasim na powder, yung mga sinigang mix, keme root, gayaan. Ang madalas din ho na inalagay laang nila ay yung kalamansi tapos iilang piraso, ay di hindi din maasim. Ay gusto ko sa sinigang, yung sobrang asim, yung talagang mapapakpikit ka. Ay di nilaman kay nanay, ayaw nila kasi nung maasim, kaya gayon. So ngayon, dahil nga ni tayo yung magaluto, aasiman natin ang bunggang bunggay. Talagang mapapapikit si Maring Jun at si Maring Lourdes. Tipong makakalimutan nila yung mga pangalan nila. Hoy, si Uwi. Tingnan nyo naman rin si Kuya Umpong, talaga hindi na naman nakapagpigil at kumuha na naman ng ilang pirasong hipon para ihawin ho din sa may tabi. At sa sobrang arte, nilagyan pa talaga ng dahon ng saging para daw hindi daw mangitim yung pinakang balat. At kanina nga ni ho, naghahanap pa ng foil din. Aba, grabe naman yun. Ay, nung dumating nga ni ho si Kuya Bunjeng, ay di pinatagtag yung dahon ng saging. Tapos nung umalis, ayan na naman at binalik na naman ni Kuya Umpong. Nalagay pa sa way. Ay, dyari, nagsimula
Nagsimula na rin nung pala si tatay na magluto din yun, yung mga nahuli kanina na isda. Talaga naman tuwan-tuwa na naman yan. Mamaya-maya, ang dami naman tao sa bahay. Ilang case na naman kaya yung mauubos. Huy! Parang nga niyo, masimulan na rin yung pagluluto ng sinigang mga kamangyan. Ay, dari kami at nagagayat-gayat na din. Tapos di ka mga kamangyan, kapag bata pa, ang gusto mo talaga yung mga prito, ganyan. Pero nagabago po pala talaga yun habang natanda ka na parang gusto mo na yung mga gulay-gulay, yung mga mas stansyang pagkain, mga karning may sabaw, gayaan. Halatunay nga yun, bakit ayaw nyo maliwala? Okay, so yung minsan, yung mga nagaluto kami ng mga lechon, mga chicharon-chicharon, ganyan. Siyempre, okay lang naman tumikim-tikim ng gayon. Basta paminsan-minsan lang, huwag namang araw-arawin at talaga yung masama din. Eh, siyempre, mahal din naman namin ang aming kalusugan. Grabe naman yun. Alalahanin nyo lagi, gusto ko pang mag-asawa, gusto ko pang mag-anak ng isang dosena. Huy, ang dami! Kapag na rin nung palang sinigang mga kamangyang, gustong-gusto din ni nanay at saka ni tatay yung maraming gulay. Kaya ayan, talaga may labanos, talong, sitaw, okra. At mas marami yung sahog naman talaga mga kamangyan ay mas masarap. Ay, for the good. After nga niyo namin magayat mga kamangyan, ay diare ako at sinalang ko na nga ni Ho Aring Tulyase. Sa kaldero nga niyo sana magaluto, kaso nga nilang ay medyo maliit-liit yung kaldero din. Kaya kako ay doon na lang sa Tulyase para maraming sabaw. Nung mainit na nga niyo yung mantika, ay dinagisalang ho ako diyan ng bawang at saka sibuyas. Tapos, medyo pina-brown-brown ko ho muna yun. Maya-maya ho, ay dinilagay ko na ho Aring kamatis. Ay, nakakadagdag din ho kasi yan ng asim. Next naman. Dahil din lang ano, na medyo palambot-lambotin niya ang kamatis. Kako dito kay Ate Tintin ay siya na muna yung maghalo din eh. Doon ang baka mamaya ay masuhunog na. Ang okay na nga ni ho ay dinilagay na ni Ate Shane arehong Singapore. Tapos si Ate Tintin naman ho naglagay na diyan ng tubig. Grabe, grabe yung pagtutulungan ng pamilyang areho. After ilang minuto ho mga kamangyan ay kinuha ko na ho din eh yung ilang piraso ng Singapore. Hindi ko ho alam kung anong tawag na rin sa inyo. Tapos ho pinirat-pirat ko diyan o kaya naman ay dinurog-duro. Gawa nang yan ho ay agamitin para magpalapot doon sa ating sinigang. At depende naman ho sa inyo kung gusto niyo ay malapot o kung ayaw niyo ay diwag. Uy, grabe naman. Medyo madali-dali naman na ho aring idurog-durog mga kamangyan dahil nga ni ho medyo malambot-lambot na at napakuluan na. Maya-maya ho ay dinilagay ko na rin ho din eh aring labanos. Talaga medyo madami-dami din. Tapos syempre yung pampalasang patis at saka ho yung paminta. Nilipat na rin ho pala namin ari din ho sa may mga gatong nakahoy. Gawa nang medyo matagal-tagal ho doon sa uling. Eh baka mamaya abutin na kami ng gabi. Uy, naglagay na rin ho pala ako dyan ng sinigang mix. Talaga dinami-damihan na para talaga mapapapikit ka. Nanood ko na rin ho pala diyan arehong sitaw. Basta ho yung mga gulay-gulay, arehong talong, tapos aring okra. Grabe, nakakaiyak, sobrang healthy. Hinalo-halo ko lang huyaan mga kamangyan hanggang sa medyo lumambot-lambot yung gulay. Tapos dun ho sa sitaw, gusto namin yung medyo malutong-lutong pa. Oh, malutong-lutong. Maya-maya ho, ay di isa-isa ko na nga ni hong nilagay diyan, arehong bangon. Grabe, yun nga ni hong sa mga gulay-gulay pala ang ay talaga'y ulam na, mabubusog ka na gayaan, tapos sasamaan pa ng garneng. Ay, walang diyo, panigurado yung mapaparami na naman ang kain. Ay, for the go. Talaga'y kailangan ko na ho talagang bilisan ang pagluluto dahil si bossing dito ay parang nababad trip na. Salamat. Lagay ko na rin ho pala yung hipon dito na bawas-bawas na dahil pinag-iihaw na ng mga kalalakihan diyan. Ay, grabe na pa rin eh. Maya-maya ho, naglagay na rin ako diyan ng siling haba. Tapos ho, nilagay na rin ni Kuya Julius nyo din eh, arehong kangkong. Grabe, sa mga oras na nga niyan mga kamangyan, sobrang naaamoy na namin at talaga kami gutom na aroy. Habang inaintay nga ni ho namin na maluto yung sinigang, ay diara naman ho si Kuya Bunjing at dali-dali na rin hong inihaw yung mga dalag. Wala ho kasi na rin sa palengke, kaya kapag may nahuhuli siyang gayaan, tuwan-tuwa. After ilang minuto mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ho aring sinigang na seafood at grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Sobrang nakakataka. Kaya nga ni ho kako din kay tatay, ay kunin na ho at para kami ay makakain na. At alam nyo na ho kapag garni mga kamangyan, ay kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo lang kumain. Ay for the go. Grabe mga kamangyan, ang sarap po pala talaga kapag pinagsama yung gulay, yung bangus, yung hipon. Feeling ko ang sarap din na rin kapag may pating. Uy, hindi! Bawal yun! Pero tunay yung mga kamangyan, ang sarap po makatikim ng mga bagong luto, mga bagong recipe, ganyan. Yung hindi yun lagi na lang ang mga nakasanayan na ulam yung nauulam ninyo. Ang sarap mag-experiment o kaya naman kapag may makikita diyan sa internet, agayahin. Nakakatikim ka ng bago kahit hindi ikaw napunta sa mga restaurant. Banding na rin kasi nga ni kasama namin yung family namin din eh. Ay kahit nga niyo si Paring Jun yung din ay ayaw magpaawat. Aba naman Paring Jun, hinay-hinay. May inuman pa mamaya. Uy! Ang sabi ko naman o din kay Kuya Julius yung ipagbalat ako ng hipang gabi, hindi ko kasi kaya. Uy, napaka-uwi. Pero tunay yung mga kamangyan, sobrang napasarap po talaga yung kain namin din eh. At kung hindi nyo pa ho natatry yung garning luto sa sinigang, abay ano pa ho inahintay ninyo dyan, itry nyo na ho tapos imbitahan nyo kami. Hala, bakit naman nagpang-imbita? Pero na nga niyo mga kamangyan, nag-iintindi na kami ng mga abigay doon sa mga estudyante na mag-graduate dahil nga niyo kami ni Kuya Julius nyo ay kinuha ho na guest speaker ng mga school na pinagtaposan namin ng elementarya kami. Bari bukas ho, siya yung mag-speech tapos sa sunod na araw ay ako naman talaga'y magkasunod. So ari ho mga kamangyan ay simpleng regalo lang naman ho namin para doon sa mga estudyante na
na mag-graduate. So siya may abigay doon sa mga mag-graduate doon sa school nila. Tapos gayon din ho ako. Kaya rin mga kamangyan, ay simple gift lang naman ho para sa mga mag-graduate. Kasi ho, kahit medyo malayo-layo pa sila sa katotohanan, achievement ho yun. Kaya rin ho yung pabango natin ng Miss M Collection, andyan din yung moist lipstick, tapos kamangyan sticker. And ayun, sana magustuhan nila are, ay for the go. Ay di na nga ni ho, mag-aalauna na ng hapon na nakarating kami din sa Conrazon Elementary School. Bale, din ho nagtapos ng elementarya si Kuya Julius nyo, o alam nyo na. Ay nga ni ho, pagdating ko pala ang dyan, mas kabado pa ako kaysa kay Julius. Dahil kabaduhin ho talaga ako, alam nyo naman yun. Matalang si Julius, chill-chilla ang gayaan. Tapos ho, hindi ko in-expect na papuntahin din ako doon sa unahan. Kasi syempre ang kinuhang kong guest speaker ay si Julius. Eh, pinang sinama. Pero edi, sumama-sama na rin ako gawa ng niyakag ay. Kala niyo ako lang yun nandyan. Ako buong pamilya nakasupport. Huy! Ano niyo gawa mga kamangyan? Dati pala ang pangarap na talaga ni Kuya Julius nyo yung maging guest speaker. As in, pag nagakwentuhan kami, bigla-bigla na lang yan mag-speech diyan. Para kunyari daw siya ay guest speaker. Gayon, nagakwento siya ng buhay niya dati. As in, akala mo talaga ay guest speaker na may mga audience. Kaya ho, nung may nag-message sa kanya na teacher niya, naakunin nga ni siyang guest speaker. As in, nanginginig-nginig pa siya, tuwan-tuwa siya gayon. Eh di syempre ako, super happy din sa kanya. Kasi nga ni ho, alam ko na pangarap niya yun. Ay, di rin naman ho naging madali talaga yung mga pinagdaanan ni Kuya Julius niyo bago siya makapagtapos. Talaga elementarya pala ang dami na niyang napagdaanan. Ay, nagatinda siya ng bayabas, ng mga talbos, gayan. Tapos sobrang layo din kasi nung bahay nila doon sa school. Kaya kapag naulan, hindi na sila napasok sa school. O kaya naman, kapag nasa school na sila tapos sobrang ulan, maaga pa lang inapauwi na sila kasi nga magabaha. Baka hindi sila makauwi. May kwento din ho niya dyan nung nawala si tatay niya. Hindi niya alam paano siya makakapag-aral. Gawa nang yun nga ni ho yung nagatustos ng pag-aaral niya. So talagang ipinagpasa Diyos niya yun lahat. Sinamahan niya ng sipag at diskarte. Tapos ayun, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Sobrang nakaka-proud, nakakatuwa. Kaya deserve niya ho lahat kung ano man yung meron siya ngayon. So kay Julius, hello. Huy! Gusto ko lang malaman mo na sobrang proud na proud kaming lahat sa iyo. At lagi kaming nandito papalakpak sa mga achievements mo. Ay for the go! Kinabukasan ng mga kamangyan ay di-andi ni naman ho kami sa Bayuin Elementary School kung saan ho ako nagtapos ng elementarya. Siyempre ho, nakasupport pa rin ang buong family. Huy, sana all! Alam nyo lang ho mga kamangyan, gusto ko na talaga magpalamon sa lupa sa sobrang kaba. Tapos hindi ko pa alam kung ano yung mga asabihin ko. Gawa nga ni ho nung nakaraan, sobrang busy, hindi ko na naintindi yung mga speech, ganyan. Kaya ako kung ano na lang lumabas doon sa bibig ko, kung ano yung nasa puso ko na gusto kong i-share, yun yung asabihin ko. Sobrang nakakilabot mga kamangyan, pagdating ko pala ang dyan. Gawa nang syempre parang kailan lang nung nag-aaral ako din eh. Tapos andito pa rin yung iba kong mga teachers, so alam na lang nila kung gaano ako kabait. Huy, si Uy. Pero tunay pala mga kamangyan, ang sarap pala talaga bumalik kung saan ka nagmula, saan ka nagsimula mangarap, saan nahubog yung pagkatao mo. So dyan mga kamangyan, shinare ko lang ho kung ano yung mga pinagdaanan ko bago ako makapagtapos ng pag-aaral. Para syempre kahit papaano ay ma-inspire yung mga graduating students. Sabi ko nga ni ho, hindi ako maiyak, pero ayan, hindi ko na napigilan. Hirap kasi mga kamangyan, yung sobrang dami mong pangarap sa buhay, gustong-gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Ang kaso nga nila ang hindi naman kayo mayaman, mahirap lang yung buhay nyo. So kailangan mo talagang dumiskarte. May scholarship naman ako mga kamangyan, pero hindi ho yun sapat. Ay, gusto ko man sabihin lahat nung nalaman ng speech ko mga kamangyan, kaso nga nila ay baka ubutin tayo din ng isang oras. Sorry. Pero ayun, lagi ko naman payo, kahit anong mangyari tapusin yung pag-aaral, ang dami ng paraan. Dahil nga ni ho, banda-banda riyan, kahit sino makasalubong nyo at tanungin ko anong tinapos nyo. At ang sarap sa pakiramdam kapag may masasagot ka kasi nga ni, nakapagtapos ka ng pag-aaral. So yun, thank you po kay Dr. Raynan J. Templo sa lahat ng teacher dito sa Bayuin Elementary School. Grabe, sobrang mahal na mahal ko kayo. Hoy, si UA. Sana ho, hindi ko yung nagsisi na ako yung kinuha niyong guest speaker. So yun ang mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ang video. O siya, hanggang dito na lang ang haring ating video. At ako'y mahinga-hinga muna ng maluwag. Bye-bye, love you. Hoy!